Diggers! This is Madam Digger. And tatlong what's up po sa inyong lahat. Ayan, parang bago yung intro ko. Ano? Nagkasakit lang, nagbago na yung intro. Ngayon, mga ka-diggers, meron tayong iche-check. Ano ba iche-check ko? Ito, wait lang ha. Ka-order ko lang na to sa Lazada. Ito, papakita ko sa inyo ha. Open natin. Ito yung sinasabi sa inyo, mga ka-diggers. May bago kasing dumating sa akin from Lazada. Lazada ko to in-order, oo, tama. Ito siya. Hindi ko alam kung effective to. Itatry ko pa. Ito po ay pang-check ng ginto. Kung totoo yung ginto. Ito yung dati ko. Ayan. Tignan nyo naman ang itsura. Hindi po dahil sa nanggigitata or talagang nalilimahid. Ano? Eh, talagang ganito po yung bato niya. Ayan o. Para siyang may uling. Ayan. So, maitim. Unang kuha mo pa lang. Tsaka pag tinatry ko dito yung alahas kasi dati, kumukulay pati yung itim. Yun nga lang, effective siya. Ayan o, tignan nyo yung kamay ko. So, ganyan siya talaga. Bumili ako ng bago sa hindi, ito pala, binili ko to sa Shopee. Itong isa sa Lazada. Ito kasi, kaya kailangan ko nang bumili, sobrang wala ng space. Ewan ko kung nakikita nyo, nakikita ba sa camera? Sobrang wala ng space. Dito kasi sa akin, ayan o, nalagyan na halos lahat ng sample kasi kahit yung kapitbahay namin, nagpapacheck din ng alahas. Kung kunwari meron silang nakuha, ganyan, or may napulot. Actually, marami silang napupulot. Pinapacheck nila sa akin kung ano, kung totoo daw ba. Tapos eto yung acid na ginagamit ko. Medyo ba't ba ang dumi ng lagayan? Sabi niya dirty ako. Ang dumi ng lagayan. Actually, itong acid, medyo marami pa. Kaya lang kasi, ano siya eh, ang tagal na to, parang isang taon na mahigit. Kung ilang taon na yung vlog ko, yung channel ko, ganun na rin siya katagal. Kaya isang taon na rin siguro to. Tignan nyo, sobrang tipid niyang gamitin. O, oh, ayan. Ang dalas kong gamitin, pero hindi man lang siya napangalahati. Ayan. So, bumili ako ng bago kasi medyo matagal na siya. Tapos, ito kasi is, ayan, tignan nyo naman, medyo nanlilima herds na. Kailangan na nating palitan. Ba't ba namamasa-masa to? Hindi ko alam kung bakit siya namamasa-masa. Siguro kasi dahil umuulan ngayon. So, meron siyang ano, nag-moist siya. Ayan o, ang daming mga bakat ng ginto na talagang pinagdaanan na to. So, ito yung kasama ko ng matagal sa pagtitesting. Ito mga ka-diggers ha, ito ginagamit to pang test ng ginto. Acid testing po ang tawag dito ha. Hindi nga lang to yung katulad dun sa pawn shop. Alam nyo yun? Kasi sa pawn shop mga ka-diggers, may ano sila eh, meron silang buhay na ginto, ang tawag, ay buhay na bato. Buhay na bato, tapos acid test. Tapos may abo pa silang nilalagay. Ganun kasi yung sa tita ko na nagtatrabaho sa pawn shop. Ito kasi very basic lang. Ayan, very basic lang, isang bato lang, tapos isang acid lang, so walang abo-abo. So very, sobrang dali lang niyang gamitin actually. Eto nga lang ang pagkakaiba, tingnan nyo ha, compare natin dito sa nabili kong bato. Ayan o, tingnan nyo to, eto color black, eto hindi, ang galing na to ha. Ayan o, tapos walang stain, alam nyo yun o. Wala akong stain na itim sa kamay ko. Hindi katulad na to, pag inopen mo, ganyan talaga yung kulay. Oh. So, color black siya talaga. Compare dito, iba. Tignan ko nga yung look and feel. Ang galing, oh. Makinis siya na bato. Tapos, walang mga itim-itim. Ang husay. Ayan, oh. Makikita nyo lang yung bakat-bakat nung kamay ko na basa. So, yung pala yung difference nila. At saka, mas maliit ng konti itong bago kong nabili. Compared dito. Talaga hinanap ko yung... Talagang preferred ko yung ganitong bato ngayon. Compared dito kasi humahawa sa alahas eh. Ayan. At ito, nabili ko lang siya ng wala pang 300 pesos. Kung tama ang pagkakaalala ko sa Lazada. Lalagay ko na link ng pinagbilang ko kung effective ha. Check natin kung effective. Tapos, ito yung... Wait lang ha. Kuha yung tissue. Ito yung acid. So, parehas lang naman siya nung nabili ko dati. Tignan nyo. Same nung packaging. Ang pinagkaibahan lang nila is yung bato. Magkaiba yung bato. Ayan. At saka napakatipid gamitin mga ka-diggers kasi yung dati ko na pang-acid test, isang taon kong ginamit. Pero, ayan o, ang dami pa. Diba?
So, ayun. I-test natin to. Gusto kong makita kung effective siya. So, ito mga kadiggers, no? Mag-start tayo dito sa fake. Yung hindi totoo. Ayan, na alahas. Para ma-check natin kung mawawala siya. Kasi dapat, pag nilagyan siya ng acid, pag kinaskas ko siya dito sa may bato, nabuhay. At wala yung sinabi ko kanina. Ito, hindi ko alam kung buhay o patay. Gigisingin ko muna. Char! De, ito, pag kinaskas to, kailangan pag pinatakan ng acid, mawawala siya. Tapos mag-test tayo ng ibang mga alahas mamaya. Okay, so mag-start na tayo. Sample, sample. Ganyan talaga kahit ano, sa sanglaan mga kadiggers, ganyan kinakaskas din. Kaya huwag kayong ma-shock. Hana. Ayan. So, since ito ay rose gold, ang color dito sa may dito sa may stone ay para siyang purplish, ganun. Ganun yung kulay. Tignan natin kung effective, ha? Pag nawala to, ibig sabihin, true to life siya. Pag hindi naman, nga. Ayan. Pagkalagay na pagkalagay, umuusok pa. Wala na agad. Walang sample. Ito naman, nakalagay, 92.5. Nakikita? Ayan, o. 92.5. Pero gold-plated siguro to. So, tignan natin kung okay din siya or mawawala or hindi. Wala lang. Pang-sample lang natin. Ayan. Sige, try natin ulit. Kung mawawala. Okay. Ah, nag-disappear ulit siya. So, wala. Nag-disappear. Alam niyo mga ka-divers, may usok-usok pa. Dapat naka-gloves ako dito, yun. Atapang atao si madam, hindi atakbo. Ah, wala. Nakita niyo ba? Ayan, wala na, oh. Wala, walang bakas. Ayan, eto mga ka-diggers, pwedeng-pwede nyo itong pang-sample ipagbibili kayo ng alahas. Sobrang mura lang. So, effective siya doon sa fake, tapos doon sa 92.5 na gold-plated. So, nawala yung bakas, ibig sabihin nun, faker siya. Ngayon, mag-try tayo kasi doon sa tita ko na nagtatrabaho sa pawn shop, natutuwa ako doon kasi nadidistinguish nila kung alin doon yung 14K, 18K, 21K, depende doon sa kulay ng ginto. Try natin ngayon kung pwedeng malaman dito, no? Kasi dati hindi pa ako ganun kaano eh, kaano-ano tawag dito, yung matanglawin ba? Hindi ko masyadong dinidescribe. Ganyan, try kong maigi, ha? Para makita nyo rin kung meron bang difference sa kulay pag kinaskas natin, ha? Na hindi ko sasabihin sa inyo kung ilang karat. Charot, sige. Unahin natin ang 18 karat. O, di ba sinabi ko? Tingnan lang natin kung ano yung difference sa kulay. Kung meron nga ba. Tapos, i-describe ko sa inyo. Try natin itong 18 karat na Saudi Gold. Inspired lang po ito ng Cartier. Okay? So, mag-start tayo dito. 18 karat. Dito na lang siguro. So, wala pang... magagasgasan yung aking ring. Ayan. So, ito yung sample niya, ano? So, yellowish siya, obviously. Sabagay, ito naman puro gasgas na rin dahil madalas ko siyang isuot. So, okay na rin. Tapos, yun, Saudi Gold yun, ano? Ito yun. Ayan, yung una. Tapos, ito naman ay... K18 Japan Gold. Tignan lang natin yung difference. Malay nyo naman, may difference. Mashock pa tayo sa result. Ganda na to. Alam nyo ba mga kadiggers, eto, matanda pa to kay Ori. Siguro nasa ano na to? 14 years old? Baka more than pa. Ayan o. Ganda, no? Ruby. Ang ganda. I love it. Okay, so ito siya, Saudi Gold, 18 karat, sinabi ko rin. Tapos ito naman yung Japan Gold, K18. Ang nakita kong difference dito, mas yellowish si Saudi Gold pag kumuha ka ng sample compared kay Japan Gold, K18. Ayan, yun lang naman na nakita ko. Ngayon, ano pa bang itatry natin? Mag-try tayo naman ng White Gold, okay? Para makita natin. Tsanan! Ayan, meron na ako kaagad na kagayak. White Gold. Napakaganda mga ka-diggers. Ang bigat. Binili ko to kay ano, Lucky JP. Ganda-ganda. Mag-try tayo, okay? Kuha tayo ng samples. Dito na lang. Try natin dito. Wait. Teka, hanap tayo ng portion na ano. Dito na lang sa may heart. Sige, dito na lang.
Magkakagasgas. Kaya lang walang choice. Sige na nga. Magkakagasgas talaga. Sige, sample lang naman. Ito yung white gold. K18 din. Ayan. Tignan nga natin. Nagkagasgas na siya. Sorry, hearty. I love you. Ayan. Ito siya yung pangatlo. Tabi na natin to. Ayan, obviously mga ka-diggers, ewan ko pala ha kung obvious sa inyo, mas lighter si white gold compared dito sa dalawa. Pinaka ito talaga, oh, pinaka, ano tawag dito? Pinaka yellowish si Saudi gold. Tapos etong si white gold naman. Although yellow pa rin naman yung lumabas sa kanya, kaya lang more on pa whitish na siya. White color. Maglagay din tayo ng platinum. Ayan. Nagbo-blurred kasi. Kuha tayo ng sample again. Ayan, dahil favorite ko si heart, heart na naman. Okay, sample again tayo. Ito si platinum. Kada kaskas ko para kung a-attack yun sa puso. Ito, sobrang puti. Yan si platinum, yung pang-apat. Sobrang puti ng sample niya na makukuha. Hmm? Oh, pinakadilaw, tapos paputi. Tapos, ano pa bang isa-sample natin? Teka, hanap ako. Ito mga ka-diggers, yung 21 karat. Actually, sabi kasi dito is 24 karat. To kaya lang kasi, ang ano tawag dito, pag chinek to sa pawn shop kasi, kahit 99.9 pa yun or 24 karat, pag hindi siya gold bar, automatic yan, 21 or 22 ang kanilang kilatis. Ayan. Tapos tingnan nyo, oh, mga ka-diggers, kaya hindi ko siya masyado sinusuot ngayon. Naiyak ako. Tingnan nyo, nagka-piyot-piyot siya kasi sobrang lambot niya. Pero maganda siyang isuot. Yun naman ang pambawi ko dyan. Kasi alam nyo na, Korean-Korean. Tingnan nyo, oh. Diba? Maganda siyang isuot talaga, promise. Kasi pang-layering siya. Yun nga lang kasi pag ganitong kalambot, talaga naman, ayan, yan ang nagiging problema, oh. Ewan ko kung saan ko na isapak tong ring ko na to. Sige, ito na lang yung may piyot na version yung kakaskasin natin. Dito na lang kasi ano to eh, 24 karat to. O, sabihin na natin kilatis sa pawn shop is 21 to 22 karat. So, tignan natin ha. Dito sa side na to. Ay, hindi siya makita. Kasi may ano eh, may bakas ng acid dito. Ayan. Okay, ngayon naman mga ka-diggers, eto o, oh, tama nga yung sinabi ng tita ko. Pag naman ano, pag naman medyo mataas ng karat, ang color niya is para na siyang orangey. Orangey color na. Mas darker siya, hindi siya yellowish yung kulay. Kundi orange na, parang pa-orange na yung kulay. Ayan o, oh, tignan nyo. Diba? Ang galing! Nakakatuwa to. Experimentation natin na to, ah. Ito, oh, 24 karat, pero ang kilatis kasi is 22. Sabi na natin ganon. 18 karat Saudi gold. Ito naman, K18 Japan gold. Ito naman ay white gold, K18. At platinum. Ayan, pag kinaskas nyo, ganyan yung kulay niya. Ang galing mga ka-diggers. Marami talaga tayong matututunan. Very informative ang ating content na. Sabi kasi lagi daw walang ano eh, walang laman yung aking content, ha? Ayan. So, ayan, lagyan na natin, okay? Ng acid, simulan natin dito kay 22. Ayan, so hindi siya nawala. Kay 18, kay Saudi gold. Ayan, lalo pa siyang kumulay ng bongga. Ayan, nilagyan ko na lahat, mga ka-diggers. At hindi siya nawala. Ayan, tignan nyo mga ka-diggers, oh. Andun pa rin lahat. Legit yan ang mga ginto, mga ka-diggers. At ayan, nakikita nyo na, pang sample ha. Pag kiniskis nyo, si 22 karat, 24 karat, medyo orangey, darker siya na kulay na parang yellowish. Hindi, parang pa-orangey na siya, orange na siya. Tapos kay 18, yellowish. Mas yellowish si Saudi gold compared kay Japan gold. Tapos pag white gold talaga, medyo paputing version na siya pag kinaskas. Tapos hindi nawala. Ayan, see? Galing. Ang galing, ang galing, ang galing! So, ayan mga ka-diggers, nakita nyo naman na super effective ang aking experimentation today. At may i-recommend ko siya sa inyo. Sobrang mura lang. So, kung bibili kayo ng alahas, for example, medyo duda kayo, ah, ang mura-mura naman na to. Tapos nagpunta kayo sa store, binili nyo, gawin nyo, kaskasin nyo agad. Eh, bagong-bago. Wala kayong magagawa kung duda kayo, diba? At least, eto,
Sobrang mura lang. Ngayon naman, kung ayaw nyo nang ikaskas mo, baby, ang alahas na nakuha mo or nabili mo para malaman mo kung true to life story siya or true to life na ginto, ang gawin mo na lang is bumili ka ng machine. Meron kasing machine, gold detector, parang ganun yata, na parang nasa milyon ang halaga. Kung bibili ako ng, for example, ang ini ng anak ko, grabe. Kung bibili ako, for example, ng tigpa 5,000 na halaga ng alahas, tapos bibili ko ng gold detector, ganon, tapos milyon ang halaga. Parang baliw lang, ano. Ngayon ako naman, pwede naman, mapagtsatsagaan pa ito. Kasi sobrang ano lang siya eh, sobrang dali lang gamitin. Alam niyo, kahit nakapikit kayong ganyan. Huwag nila ipapatak syempre sa daliri niyo kasi medyo masakit siya, may acid, ano? Ayun, so sobrang effective siya. Pwede niyo siyang gamitin. Sobrang dali lang. At siya, ayun, katulad ng nakita niyo kanina, mawawala yung hindi totoong alahas dito sa sample. Tapos makikita nyo naman dito mag-a-appear pa rin pag nilagay nyo ng acid yung totoong ginto. Tapos meron siyang color difference. Oh, sa experiment natin, very Einstein. Very Einstein. Pag 22 karat, the higher the karat siguro, medyo mas orangey. Katulad to ng sinabi ng tita ko noon eh, naalala ko. Tapos K18 or Saudi Gold 18 karat, yellowish yung kulay niya. Yun nga lang kasi si Japan Gold, hindi ganun kadilaw. Kaya makikita nyo rin dito pag kumuha kayo ng sample. Si White Gold, obviously, mas lighter yung pagka-yellow niya compared dun sa mga 18 karat talaga, si White Gold. Pero yellow pa rin yung sample niya, kaya lang mas lighter. Si Platinum po, si Platinum talaga, pag kinaskas nyo, ang ingay talaga ng anak ko is color white. Ayan o, eto, dito eh. Napansin ko siya o. Oh. Wala nga lang pala tayong 14 karat, mga ka-diggers. Yun ang nakalimutan kong pang sample. So, hindi pa rin pala ako ganun ka. Sobrang prepared. Sabi ko pa naman, sobrang prepared ako. May nakalimutan pala ako. Diba lang mga ka-diggers ha? Susunod. Kaingay talaga ng anak ko. Di ba lang mga kadigor, sa susunod, lalagyan na natin ng 14 karat. Nakalimutan ko lang talaga. Or wala akong 14 karat. Sa ko ba na ilagay yung 14 karat? Ngayon tuloy nag-iisip ako. Bawi ako mga kadigor sa susunod. Ayan. At least kahit papano, alam niyo na kung papano mag-test ng fake sa hindi. Tapos alam niyo na rin mag-distinguish ng kulay pag kumuha kayo ng sample ng ginto. Okay? So ayan, eto na ang ating very informative na content ngayon kasi sinasabi sa akin na minsan daw hindi pala yung ibang content ko, wala naman daw kasense. So ngayon kahit papaano siguro merong sense, no? Very good. Lagyan nyo ng thumbs up ha pag very good ako. Okay, i-like nyo na lang. At ngayon, pag natuwa kayo ngayon, mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po. See you soon sa aking next vlog. Bye, bye, bye. Ganado.